Ito ang kwento ni General Vongoy Njiap, ang history teacher na walang background sa militar na naging general ng mga Vietnamese at tumalo sa kanilang colonial master ng mga Franses at mga Amerikano sa Vietnam War. Pero sino ba ang kilabot na general na ito at bakit siya naging napaka-successful sa digmaan kahit na wala siyang military background? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Vongoy Njiap ay pinanganak noong August 25, 1911 sa probinsya ng Quang Binh ng French Indochina. Mayaman ang kanilang pamilya sa lugar na kung saan ang ilan sa kanilang mga lupain ay pinaparentahan nila ito sa kanilang mga kanayon. Ang kanyang ama ay isang minor official sa kanilang lugar at committed na Vietnamese nationalist at active na active sa mga movement sa kanilang lugar tungkol sa kalayaan ng Vietnam laban sa mga Pranses na sumakop sa kanilang bansa, kaya kinulong ito noong 1919 sa kasong pagre-rebelde at namatay sa kulungan ilang linggo ang makalipas matapos maaresto ng mga Pranses. Nag-aral si Njiap sa kanilang lugar at na-impress sa mga guro nito sa eskwelahan dahil sa kanyang taglay na talino. Mas advanced itong mag-isip kesa sa ibang bata at napakadaling matuto, kaya nilipat siya sa district school sa lugar at noong 1924 sa edad na 13 anyos, inilipat naman si Njiap sa Quoc Hoc na mas kilala sa English bilang National Academy na nasa siyudad ng Gieu. Ang paaralan ng mga matatalinong Vietnamese na pinapatakbo ng French colonial regime para doon i-train ang mga future local officials ng mga Pranses sa Vietnam. Sa paaralang ding yon, nag-aral si Ngô Diem Diem, ang future president ng South Vietnam, pati na ang isang Vietnamese na anak ng local official na si Nguyen Sinh Cung na mas kilala sa mundo bilang si Ho Chi Minh. Pero isang taon ang makalipas sa edad na 14, habang nagtatrabaho bilang isang messenger ng Haiphong Power Company, ipinatalsik si Njiap sa prestihiyosong paaralan dahil sa kanyang paglahok sa mga protesta laban sa mga Pranses. Kaya umuwi si Njiap sa kanyang hometown at sumali sa Tan Viet Revolutionary Party, isang underground na grupo na itinatag noong 1924 kung saan doon siya na-introduce sa ideolohiyang komunismo. Pero bumalik si Njiap sa siyudad ng Gieu para ipagpatuloy ang kanilang pagpoprotesta laban sa mga Pranses hanggang sa maaresto siya ng mga otoridad noong 1930 at nakulong ng 13 buwan. Nang makalabas si Njiap sa kulungan, sumali ito sa Communist Party of Vietnam noong 1931 at sumali namang muli sa mga pagrarali laban sa mga Pranses hanggang sa maitatag nila ang Democratic Front ng mga komunista sa Vietnam noong 1933. Ayon sa istorya na si Cecil B. Curry na nagpatuloy si Njiap sa pag-aaral sa prestihiyosong eskwelahan ng Hanoi, ang Lycee Albert Saurat, na kung saan ang mga local elite ng Vietnam ay doon nag-aaral. Pero sa mga interview, palagi itong tinatanggi ni General Njiap. Ayon pa sa istorya na magkaklase daw si Njiap at si Pham Van Dong, ang future Prime Minister ng Vietnam, pati na ang huling emperador ng Vietnam na si Bao Dai, ay magkaklase daw ang tatlo na siyang itinatanggi ring nag-aral sila sa prestihiyosong paaralan ng mga Pranses sa Hanoi. Kahit ganun pa man, si Njiap ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Indo-Chinese University sa Hanoi, na kung saan doon niya nakuha ang kanyang bachelor's degree sa law at major in political economy.
Pero dahil sa kanyang palaging pagsasali sa mga rally at kung ano-ano pang mga political activities, ay napabayaan na niya ang kanyang pagre-review sa kanilang examination na siyang dahilan sa kanyang pagbagsak at hindi nakakuha ng Certificate of Administrative Law at hindi makakapag-practice ng kanyang propesyong abogado. Dahil walang lisensya sa pag-aabogado, nagtrabaho si Gia bilang isang guro at nagtuturo ng kasaysayan or history sa Thanglong School sa Hanoi, na kung saan doon nagsimula ang kanyang obsession sa military history ng mundo at ng mga kilalang general, lalo na si Napoleon Bonaparte ng France, at partikular sa topic ng Battle of Austerlitz at ang Battle of the Pyramids sa Egypt, kung saan ginamit ni Napoleon ang square divisional tactics na nagresulta sa pagka-wipe out ng Mamluks at ng buong pwersa ng Ottoman sa Egypt. Habang nagtuturo ng kasaysayan, patuloy pa rin si Giap sa kanyang underground movement laban sa mga Frances. Palagi itong nagsusulat ng mga articles sa Tiandan or Voice of the People at sa iba pang mga revolutionary newspapers sa Hanoi. Higit sa lahat, si Giap ay palaging nagbabasa sa libro ni Sun Tzu, ang Art of War, na siyang ginagawa nitong parang Biblia na palagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Palagi ding binabase ni Giap ang autobiographical na libro ni T.E. Lawrence sa kanyang sarili at experience sa Arabia, kung saan natutunan ni Giap ang mga practical examples kung paano i-apply ang minimum military force na magkakaroon ng malaking epekto. Matapos mapirmahan ang Molotov-Ribbentrop Pact noong August 23, 1939 sa Moscow sa pagitan ng Soviet Union at Germany, ipinagbabawal ng mga Frances ang Indo-Chinese Communist Party sa Indochina, kaya nagdesisyon si Giap na umalis sa Vietnam at pumuntang China noong May 3, 1940. Pero ang kanyang asawang naiwan sa Vietnam ay inaresto ng mga otoridad at hinatulan ng pagkabilanggo ng 15 taon at ikinulong sa Walo Central Prison sa Hanoi. Kaya sumama si Giap kay Ho Chi Minh na nasa China rin sa mga panahong yon, na siyang advisor ng People's Liberation Army ng China. Mas lalong lumawak ang kaalaman ni Giap tungkol sa military strategy ng China at kung paano ito nakikipaglaban sa mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek, dahil wala namang background si Giap sa militar kundi ang palagi lang nitong pagbabasa ng military history at obsession sa mga war strategy ng sikat na mga general. Noong September 1940, pumayag ang Vichy France sa pananakop ng mga Hapon sa Vietnam. Kaya para protektahan ang Vietnam, noong May 1941, ang Kongreso ng Indo-Chinese Communist Party ay nagdesisyon na itatag ang Viet Minh at si Giap ang ginawang responsable sa intelligence network ng organisasyon. Habang nasa China, sinimula nito ni Giap sa mga propagandang kanyang ipinakalat sa Vietnam, ang Vietnam Doklap, kung saan isinulat ni Giap ang napakaraming articles tungkol sa mga kawalanghiyaan ng mga Frances sa kanilang mga Vietnamese at kung paano sila pinagsasamantalahan ng mga ito, kahit mismo si Ho Chi Minh ay kinikritisize si Giap dahil sa mga words nito na ginagamit na sobrang pagkamuhi sa mga Frances na siyang naging epektibo naman para sa mga tao. Noong 1942, si Giap ay bumalik sa Vietnam galing sa China kasama ang 40 tao at nag-establish ng headquarters sa mga kuweba ng village ng Vunai na siyang naging basis na ng Viet Minh ang armwing ng Vietnam Independence League. Sa sumunod na taon, si Giap at ang kanyang mga comrades ay nakapagbuo ng maliit na puwersa at nakuhang tiwala ng mga residente sa lugar sa ilalim ng komunismong layunin sa kanilang bansa. Hanggang sa katapusan ng 1943, ilang mga kalalakihan at kababaihan ang sumali sa Viet Minh. Pero sa taong ding yon, umabot kay Giap ang balitang pinatay sa bugbog ng mga gwardiya ang kanyang asawang nakakulong sa Hanoi habang ang kanyang kapatid na babae ay nag-gilutin sa plaza ng kanilang bayan. Pati na ang anak ni Giap na babae ay namatay sa kulungan ng walang dahilan
na lalong nagbigay ng matinding galit at puot sa puso ni Giap sa mga Franses. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Giap ang lahat ng kanyang kaalaman mula sa kanyang mga binabasang military history at art of war para sa pakikipaglaban. At noong December 25, 1944, tagumpay na natalo ng grupo sa pamumuno ni Giap ang French outpost ng Kaipat at Nangan. Dalawang French lieutenant ang napatay at lahat ng mga Vietnamese soldiers sa ilalim ng mga French ay sumuko at walang napatay sa grupo ni Giap. Noong 1945, naging malakas na ang puwersa ni Giap sa Vietnam habang humihina naman ang puwersa ng mga Franses, kaya tinanggal ng mga Hapon ang French regime sa Vietnam at ipinalit ng dating imperador na si Bao Dai bilang pinuno ng puppet state ng mga Hapon at prinuklamang inarestore daw nila ang Empire of Vietnam para makuha ang suporta ng local population. Hanggang sa dumami na nang dumami ang miyembro ng Viet Minh at malawak na ang teritoryo na kontrolado nila, pero biglang inanunsyo sa radyo noong August 15, 1945 ng Emperador ng Japan ang kanilang unconditional surrender sa mga Amerikano na siyang tumapos sa pangalawang digmaan sa mundo. Dumiretso kaagad si Giap sa Hanoi noong August 28, 1945 kasama ang kanyang mga sundalo habang dumating naman si Ho Chi Minh sa siyudad ng Hanoi noong September 2 na siyang nagdeklara ng independence ng Democratic Republic of Vietnam at itinatag ang bagong gobyerno ng kanilang bansa at ginawang Minister of Interior si Giap, ang dating teacher at successful nilang general. Pero walang kaalam-alamang Viet Minh na si President Truman at allies ay napagkasunduan na ang mangyayari sa Vietnam sa kanilang summit meeting sa Potsdam, Germany. Napagkasunduan nila na kinakailangang i-occupy temporarily ang bansa para maayos ang pagsuko ng mga Hapon sa Vietnam. Habang ang bahaging norte ng bansa ay bibigay ang kontrol sa mga nasyonalistang Chino ni Chiang Kai-shek, habang ang bahaging south naman ay bibigay sa ilalim ng kontrol ng Britanya. Noong September 9, nagsimulang tumawid sa border ang mga nasyonalistang Chino at madali ang nakontrol ang norte ng Vietnam. Habang noong September 12 naman, narating ng British Indian Army ang Saigon sa bahaging south ng bansa at sa buwan ng Oktubre matapos mapauwi lahat ng mga Hapon sa lugar, nagsimulang dumating muli ang puwersa ng mga Franses sa Vietnam at ibinigay naman ng Britanya ang kontrol ng south sa mga Franses noong May 1946. Sumunod naman kaagad ang agreement ng mga nasyonalistang Chino at mga French sa norte at ibinalik ang pagkontrol sa buong norte sa mga French, pagkatapos ay umatras pabalik sa China ang mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek. Dahil walang magawa si Ho Chi Minh at Giap sa mga pangyayari, nagipag-usap sila sa mga Franses na pabayaan na lang silang maging malaya para maiwasan na nila ang digmaan. Pero walang nangyari sa kanilang pagkikipag-usap hanggang sa pumunta sa France si Ho Chi Minh para personal na makipagpulong sa mga Franses at iniwan si Giap bilang tagapamahala ng komunistang gobyerno ng Vietnam. Sa panahon ng pamumuno ni Giap sa Vietnam, nawala si Ho Chi Minh, napakaraming namatay ng mga nasyonalistang Vietnamese dahil sa pag-purge ni Giap sa mga ito at ng mga Viet Minh. Pero noong October 23, sa parehong taon, inutos ng French commander na si Anh Gia Liu na bombahin ang siyudad ng Haiphong gamit ang kanilang cruiser na Sofren. Mahigit sa 6,000 Vietnamese civilians ang namatay sa insidente na siyang tumapo sa diplomasya at nag-trigger ng Indochina War sa pagitan ng communist government ni Ho Chi Minh laban sa mga mananakop na Franses. Nang makabalik si Ho Chi Minh, inutos nito na hindi nila kayang protektahan ang siyudad ng Hanoi dahil sa superior force ng mga Franses at kinakailangan nilang umatras pabalik sa mga gubat at bundok para doon planuhin ang kanilang strategiya sa pagkikipaglaban sa mga Franses.
Noong December 19, 1946, ang Vietnamese government ay nagdeklara ng giyera sa France at nagsimula ang kaguluhan sa buong Vietnam. Dahil suportado ng mga normal Vietnamese ang kanilang leader na si Ho Chi Minh, dahil mas pabor sila sa bagong gobyerno kesa bumalik sila sa pagiging kolonya ng France. Pinamunuan naman ni Giap ang pwersa ng Viet Minh laban sa France na naging defense minister ng Vietnam. Ilang beses niyang pinamunuan ang kanilang pwersa at ilang beses din itong palaging nananalo sa labanan hanggang sa naging klaro na sa mga Franses na magiging matagal at magastos para sa kanila ang mangyayaring digmaan at nakipagpulong ito sa national government ng mga komunista at nangakong ibibigay nila ang kalayaan ng Vietnam. Pero nag-launch ng full-scale attack ang Viet Minh laban sa mga French sa Dien Bien Phu at tuluyan ang natalo ang mga Franses sa Vietnam sa pamumuno ng kanilang pinakamagaling na general na si General Vo Nguyen Giap. Sumuko ang mga Franses noong May 7, 1954. Nahuli ng buhay ng mga Viet Minh ang general ng mga French na si General De Castries sa kanyang bunker na nagtatago. 2,200 ang namatay sa mga French at mahigit sa 11,000 sundalo ng mga Franses ang naging prisoner of war at sa sumunod na araw, inanunsyo ng France na aalis na sila sa Vietnam. Ang pagkapanalo ng puwersa ng Viet Minh sa Dien Bien Phu sa pamumuno ng kanilang general na si General Giap ay naging inspirasyon ng mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo na nasa ilalim pa ng kontrol ng France, partikular sa mga French colonies ng North Africa na kaya palang talunin at pabagsakin ang kahit anong puwersa basta't magkakaisa ang lahat at pare-parehas ang layunin na maging malaya sa mga mananakop. Matapos ang pagsuko ng France, bumalik si General Giap sa Hanoi matapos ma-re-establish ang Vietnamese government ng Vietnam. Pinalawak ni Giap ang militar ng kanilang bansa, nag-modernize at nag-re-equip ng mga Russian at Chinese weapons sa kanilang mga sundalo. At noong May 1, 1959, itinatag ang Vietnamese People's Air Force. Sa mga taon ng 1950s, nagsilbing Minister of Defense si Giap at Commander-in-Chief ng People's Army of Vietnam, Deputy Minister at Deputy Chairman of the Defense Council. Pero ang pag-alis ng mga French sa Vietnam at pagbibigay ng kanilang kalayaan ay merong kapalit. Hinati ang Vietnam sa dalawang estado, ang komunistang gobyerno ni Ho Chi Minh ay pinamumunuan ng North Vietnam habang ang South Vietnam naman ay isang demokratik na estado na kung saan ilang libong mga tao ang nakikipaglaban sa gobyerno nito sa Saigon na mas kilala sa buong mundo ang mga Viet Cong. Ang Central Committee ng Communist North Vietnam ay nagbigay ng utos sa pagbabago ng structure sa mga units na ito ng Viet Cong sa South at inatasan si Giap na i-implement ang pagbabago sa mga units na ito para maitatag ang solid basis sa insurrection sa South. Kaya noong 1959, nagdesisyon ang party plenum ng North Vietnam na yun na ang panahon para i-escalate ang armed struggle sa South Vietnam at noong July sa parehong taon, inutos ni General Giap ang pagbubukas ng Ho Chi Minh Trail para ma-improve ang supply lines para sa mga Viet Cong units sa South Vietnam. Ang Ho Chi Minh Trail ay nagpapatunay na hindi lang isang magaling na general si Giap, kundi isa rin siyang effective logistician na siyang nagtatag ng pundasyon sa Ho Chi Minh Trail na kinikilala bilang isa sa mga great feats of military engineering ng 20th century. Patuloy na pinamunuan ni General Giap ang People's Army of Vietnam sa kabuuan ng Vietnam War sa South Vietnam kalaban ng Amerika. Sinimulan niya ito sa 40 miyembro noong panahon ng pangalawang digmaan sa mundo hanggang sa maging isang napakalaking pwersa na tumalo sa makapangyarihang bansa sa mundo, ang France at US. Hanggang sa huli ay naging panalo pa rin si General Giap dahil lahat ng kanyang mga nakalabang general ay mas naunang namatay kesa sa kanya.
Namatay si General Vo Nguyen Giap sa Central Military Hospital 108 sa Hanoi noong October 4, 2013 sa edad na 102 at binigyan ng state funeral at inilibing sa kanyang home province ng Quangben. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunod.